Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuuruan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At syempre, bago pa tayo mag-upisa, binabati muna po natin Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakikisa sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre, sa mga kapatid natin sa abroad na patuloy po na nakikisa sa ating programa, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, sa mga bago natin mga subscriber, maraming salamat po sa inyong pagsusubscribe dito sa ating programa. At maging sa datihan na po natin ang mga subscriber, maraming salamat po. Okay, sa ating pagpapatuloy, mga minamahal kong kapatid, sa araw pong ito, mga minamahal kong kapatid, pag-uusapan po natin, no, nakaraang kasing mga video ko, kung maalala nyo, nabanggit ko yung pangalang Espinido. No? Ngayon, base po sa aking pagre-research kung sino itong si Espinido, natutuwa po ako sa aking natuklasan tungkol sa kanya, no? Siya po si Lieutenant Colonel Joby Espinido. Alam niyo mga minamahal kong kapatid, no? Natutuwa ako dahil isa sa mga member natin sa Civilian Anti-Crime Group na taga Tandag, ano? Surigao. Eh, ito pala siya ay naging classmate niya sa electronics, no? Talagang ito daw ay magaling bihasa tong mag-repair bago siya naging pulis. At kaya naman matalas yung kanyang isipan, ano? Sa pagkukumpuni sa mga sitwasyon kung paano mariresolba yung problema sa bayan, ha? Laban sa mga kriminal na sumisira at nagbibigay ng pangamba sa ating mga kababayan. Alam niyo mga kababayan, ano, nagsimula po itong si Colonel Lieutenant Colonel Espinido na magserbisyo bilang alagad ng batas o isang pulis noong 1996. Doon po siya nag-umpisa na maging alagad at maging tapat sa kanyang tungkulin. Alam niyo ba mga minamahal kong kapatid kung saan siya unang nadestino? Para doon sa mga kapatid natin na hindi nakakaalam, siya po ay na-assign noon dyan sa Negros Oriental. Kung hindi po ako nagkakamali, na-assign siya dyan sa Regional Mobile Group, no, sa Negros Oriental. Alam niyo nung siya ay na-assign ng Cebu, pumutok yung pangalan niya doon, ha? Kasi yung nangyari doon sa Chong case, siya po yung isa sa naging dahilan kung bakit nagkaroon ng magandang resulta yung kasong yun, ano. Dahil sa kanyang pagpupursige, talagang nagresulta po talaga ng magandang resulta na siya namang ikinatuwa ng ating mga kababayan dyan sa buong Cebu. Naging matunog din yung kanyang pangalan sa lugar ng Ormoc City, no? Nung kalagitnaan ng 2000, year 2000, dahil nga siya lang po yung tanging hepe ng pulis doon na bumangga sa isang mayor na siya palang utak ng lahat na nangyayari dyan, lalong-lalo na sa illegal logging. Kaya po, doon po siya nagkaroon ng spot promotion talaga bilang inspektor. Talagang maraming natuwa sa kanya na mga taga-Ormoc. Dahil po sa kanyang kagitingan, sa pagiging tapat, umabot po sa 83 yata, kung di ako nagkakamali, yung kanyang natanggap na commendation award. Doon po sa mga kapatid natin na nakakaalala doon kay Commander Danilo Mojado, yung leader, dating sundalo to eh, no? Kaya lang umalis at nagtayo ng grupo. Yung grupo nila ay talagang nakakatakot ng mga panahon na yun dahil talagang highway robbery group sila eh. Yun ang tinayo nilang grupo. Dahil dito kay Espinido, talagang nagkaroon ng katapusan yung kanilang mga kasamaan. Kung maalala din ninyo mga minamahal kong kapatid, doon sa Merida, Leyte,
siya din po yung nakapatay nung kinakatakutang kriminal na kung saan ang pinapatay nung taong yun, yung mga politiko. Ah, sa dami ng naging hepe doon sa lugar na yun, eh, siya lang po ang tanging hepe na tumumba sa kinakatakutang kriminal na yun sa Meridal, Leyte. Ngayon, maging sa lugar ng Gandara, naging matunog po yung kanyang pangalan doon. Siya lang po yung pulis na hindi natakot na binuwag po niya yung mga private armies ng mga politiko doon. Dahil ng mga panahon na yun, talagang nagkalat yung mga private armies ng mga politiko dyan sa Gandara, no? Lalong-lalo na binuwag po ni Espinido at talagang hinuli niya yung mga goons nitong ni Antonieto Cabueños na dating mayor dyan sa Gandara. Talagang grabe. Makikita mo yung kanyang trabaho talaga. Yun ang trabaho ng pulis. Walang kinakatakutan, walang inuurungan. Kahit mayor, binangga. Hindi katulad ng mga pulis dyan sa Bayawan City o dyan sa Dumaguete City. Lahat aso, tuta ng mga politiko dyan, lalo na itong mga Tebes. Doon sa mga taga-Kalbiga, Samar, kung maaalala ninyo noon, yung tinatawag nilang sikat na sikat to eh, na grupo na private army ng mga politiko dyan sa, yung tinatawag nilang Malopolo Private Army. Yung leader nito, si, kung di ako nagkakamali noon, itong si Doroteo Malopolo. Siya lang po tanging naging hepe doon na talagang nahuli niya. Inisa-isa niya talaga. Grabe, nung panahon na yun talagang madugo, pero hinarap nitong ni Espinido yung mga sitwasyon na yun na siyempre private, kaya nga tinawag na private army, may mga armas, pero hindi siya nagpatinag. No? Nakikita niyo mga kapatid, ito yung dapat sana na dati pang inassign dyan sa sa Negros Oriental nung siya ay naging official na. Eh siguro hindi ni-request ni Tebes, dahil alam ni Tebes na baka si Espinido lang ang magtanggal ng buhay niya. O ni Henry Tebes, baka lahat ng mga guns dyan ni Arnie Tebes ay maubos lahat kay Espinido. Kaya hindi niya kinuha, hindi niya ni-request. Believe talaga ako dito kay Espinido, kasi tumawag ako sa Samar doon sa ating mga tropa doon. Talagang kinakatakutan pala ng mga guns to. Kinakatakutan ng mga private armies to itong si Espinido. Kaya nang nandoon sa Samar si Espinido, talagang mga born again lahat ng mga guns doon, di ba? Sana ganito yung ilagay natin dito sa Negros Oriental. Ewan ko lang kung pumayag yung presidente, baka hindi pumayag si DILG Abalos. Nakita naman natin yung performance ni Espinido, di ba? Tingnan na lang natin mga kapatid kung ano yung mga pwedeng mangyari. At hindi po ako nagkakamali, sa bayan din po pala ng San Miguel sa Leyte, tanging si Espinido lang po ang nakapagpatigil ng mga pasugalan dyan at sa mga nagaganap na bentahan ng shabu. Ha? Marami po siya binuwag ng mga adik dyan, mga ikinulong, no? Talagang kinakatakutan siya sa bayan na yan nung siya ay nandiyan dyan sa bayan ng San Miguel ng Leyte, no? Kaya talagang kung saan man siya madistino, talagang tumitino yung mga tao. Walang puli-politiko, walang mayaman, walang siga-siga. Pag ikaw ay gumawa ng masama, talagang yari ka kay Espinido. Dapat kung paano nagkaroon ng movie yung mga buhay nila Lacson, itong mas matindi, 'di ba? Pero okay din naman sila Lacson, okay din naman yung mga dati nating mga kagaya ni Mayor Lim, 'di ba? Naging pulis din siya. Yung sabihin ko, sa panahon kasi nito ni Espinido, talagang makikita mo yung kanyang trabaho, pulido. Alam niyo mga minamahal kong kapatid, ayon sa kapatid natin na nag-message sa akin dyan sa Matina Playa, Davao City, ito rin palang si Espinido ay na-assign dyan. Talagang panahon niya dyan, dati namang tahimik na ang Davao at nakukontrol ni Mayor Duterte o ng ating dating Pangulo.
eh mas tumino pa at talagang naging aktibo yung mga pulis. Pagpalagay na lang natin, doon lang siya siguro hindi masyadong napagod kasi nga kontrolado ni Mayor Duterte o ng ating mahal na Pangulo, Mayor Duterte, yung buong Davao City. Kaya wala siya masyadong naging ano doon. Ano. Ang naging problema lang, nung siya ay inassign dito sa Usami City, doon siya nagkaroon ng problema dahil may ibang mga kababayan tayo na hindi naiintindihan yung trabaho ng isang pulis. Sa akin okay po yung ginawa ni Espinido. Kung maalala nyo, yung anim na tao na membro ng Martilyo Gang dyan sa Usami City na napatay. Kung akong tatanungin tayo, dapat talaga hindi na binubuhay yung mga yan eh. Diba? Kahit naman si Lacson siguro noong mga panahon na yun eh. O si Lacson yung naka-acto dun sa anim na Martilyo Gang na yan. Baka nga magmukhang pulbos yun. Diba? Yung minsan kasi kung sino yung pulis na matino, yung pa yung gusto nating bigyan ng ano eh, pangit na imahe. Ako, sang-ayon ako sa aking na nalaman tungkol kay Espinido. Saludo po ako sa iyo, sir. Kung katulad mo, sir, yung magiging hepe namin dito sa aming bayan at sa iba pang bayan, matino ang mga pulis. Matino yung mga tao. Matino yung mga politiko. Matino yung mga gustong gumawa ng katarantaduhan sa bayan-bayan. Tama po ba ako, mga kapatid? Kung katulad po ni Espinido yung magiging hepe sa ating bayan, di ba? Kaya saludo po ako sa iyo, sir. Alam niyo, mga kababayan, ano, nalungkot ako nung nabalitaan ko na isinama sa listahan itong si Kirill Espinido. Ha? Sa listahan ng mga protector ng drugs. Biro mo ha, kung anong nagagawa nitong mga siraulong drug lords. Kaya nilang sirain yung reputasyon ng isang magiting na pulis. Diba? O baka mamaya naman galit din sa kanya yung kapareho rin yung official na protector talaga ng drugs. Ganun naman yan eh. Ganun ang laro sa atin dito sa Pilipinas. Kung sino yung mabuting pulis, sinisira ng kapwa niya pulis. Lalo na kung kumakalaban sa mga kapwa niyang pulis na nagiging protector. Pero salamat na lang at hindi bobo at hindi tanga itong ating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, at hindi siya naniwala. Kahit naman ako, hindi ako maniniwala, di ba? Alam naman natin yung pulis na ano, si Raul Gago eh. Alam nyo, mga kababayan, naalala ko talaga, iniidolo ko rin talaga to si Ping Lacson, ano? Talagang grabe. Kung maalala nyo yung kanyang mga ginawa noon na performance bilang isang tunay na pulis at magiting na pulis, ano? Alam nyo, kung maalala nyo yung kinakatakutan noon ng mga tao, yung grupo ng Kuratong Balilinggang, talagang masasabi mo na yan yung mga pulis, diba? Walang takot na patayin yung mga hinayupak na mga gumagawa ng krimen sa ating bayan. Yan yung mga pulis. Mga pulis dyan sa Bayawan City, pangisa Dumaguete City, sa ibang panig ng ating bansa, yung iba dyan, nagiging katulong patuloy ng mga kriminal at mga drug lords o mga pusher, nagiging protector ng mga adik. Bayan. Kilalang kilala po to si Ping Lacson sa buong Isabela kasi naging provincial director to eh. Kaya marami po itong nilinis dyan, yung mga adik dyan noon, talagang mga pulis dyan noon talagang active dahil pag nakita ka ni Ping Lacson noon na pamangya-mangya ka, palutay-lutay ka, yari kang pulis ka. Diba? Simula nung siya ay naging chief PNP, diba? Kita niyo naman yung galawan ng mga pulis na snapping talaga. Kaya ang mensahe ko sa ating mga kapatid, ano, lalong-lalo na doon sa mga bagitong mga pulis. Sana po panindigan niyo yung inyong sinumpaan sa ating inambayan. Masyado na pong madumi ang pandinig ng ating mga kababayan patungkol sa mga pulis. Parang kumbaga
sa 100%, parang 10% na lang ho ang tiwala ng ating kababayan sa mga pulis dahil nga po sa pinapakita nilang hindi maganda. Hindi naman po natin nilalahat ng pulis dahil katulad nga po ng ating hinahangaan ng mga pulis, katulad ni Ping Lacson, siyempre itong si Espinido, di ba? Marami pa naman akong kilalang pulis na mabuti. Kaya lamang po, ito po yung mensahe natin doon sa mga bagong pulis, ha. Karamihan sa mga bagong pulis ngayon, nababalitaan ko kung sino pa yung mga bagito bago lang nakahawak ng baril. Ikala mo kung sino ng hari sa kalsada o sa lugar nila, ha? Parang walang pinagkaiba yan sa bagong tuto mo palang mag-drive ng motor, ha? Kung sino pa yung katututo lang mag-drive ng motor, yung pa yung kala mo magpaharurot walang espiritu at hindi, walang kamatayan, di ba? Kaya walang personalan. Kung nagtatrabaho kayo bilang pulis, kami din nagtatrabaho kami. Kami yung mga komentarista na nagpapaalala at nagsasalita para sa ating mga kababayan. Ngayon, ang masasabi ko po sa ating mga bagitong kapulisan, kung nakikita nyong madumi at hindi karapat-dapat yung ginagawa ng inyong mga opisyal, may karapatan po kayong tumanggi. Ngayon, kung aalisin kayo, pumili na po kayo yung inyong sinumpaan bilang isang pulis o yung takot nyo sa inyong opisyal. Di ba? Kailangan pag pulis ka, handa ka. Kailangan pag nagpulis ka, handa kang banggain pati opisyal mo. Diba? Yan ang tunay na pulis. So, bago po tayo magtapos ito sa ating programa, muli sinasabi po ng lingkod, mabuhay ang ating inambayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.